Isang mapagpalang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Sandatang Pinoy Horror Stories. Ako po si Rosen, manunulat ng iba't ibang kwentong kababalaghan, especially mga real stories na naganap sa iba't ibang tao. I challenge myself to interview some of people related sa abandoned hospital. Late 2000s nang ipatayo ang isang abandonadong ospital sa GMA Cavite. Maganda sana ang prastruktura ng naturang ospital. Kumbaga mabilis lang siyang matuntun ng tao. Maganda rin yung location. Perfect for emergency situation. Dahil along the highway lamang siya. Either the patient from GMA, Dasmariñas, Paliparan, or from Carmona. Mabilis lang silang makakabiyahe papunta sa naturang ospital. Sa maraming kadahilanan, maagang naipasara ang abandonadong ospital. At nakakalungkot lang isipin dahil ang karamihan sa residente ng aming lugar ay medyo nahirapan na sa pagpila sa pampubliko. Dahil minsan, limitado lamang ang kakayahan nila na suplayan ng ilang walang kakayahan na bayaran ng mga gastusin sa ospital. May mga libre din, ngunit kalimitan, nangyayari lang yon kung may ibinababang budget. May tatlong guard akong na-interview na nagro-ronda rito, noong kasagsagan pa na malakas ang naturang ospital. Hindi na po sila nagpakilala dahil ayaw din naman nilang malaman pa ng kanilang mga kakilala na ganoon ang kanilang karanasan. Story 1, lalaking walang ulo. Bago ko pa man siya interviewin, isang prayer cleansing ang ginawa namin. Since we talked to him along the highway kung nasaan ang ospital. To be exact, dito kami banda sa private school nagkwentuhan. Katapat lamang yun ng abandoned hospital. Nagpakilala siya sa palayaw na bal. Ang kwento niya sa akin, 2 taon siyang nagtrabaho sa ospital. Naka-assign siya sa ER, kung saan laging maraming tao. Pero base sa salaysay ni Kuya Bal, bago sila magpatuloy sa operation or what, the family of the patient need to pay at least down payment bago sila mag-proceed. Imagine, habang nag-aagaw buhay yung mga tao, pinagtatalunan pa nila yung down payment para lang madugtungan ang buhay ng isang tao. Ayon pa kay Kuya Bal, malimit daw siyang magsigarilyo sa open space na bakuran ng ospital. Maraming sasakyan na nadaan. May papasok sa proper town ng GMA, may papunta ng Dasma, at ang iba naman ay papunta ng Carmona. 2 raw sila ng kasamahan niyang rumuronda tuwing gabi. Siyempre, for the safety, may guard sa loob. Noong una maganda naman talaga ang environment ni Kuya Bal. Kumbaga yung mga department niya, kasundo naman niya, at wala naman siyang nakakaalitan. Isang malakas na hiyaw yung narinig niya mula sa ER, kasunod ng malakas na iyak. Isang matandang lalaki ang binawian ng buhay dahil sa atake sa puso. Nasanay na si Kuya Bal at ang kanyang mga kasamahan dahil kalimitan mga walang pambayad dahil nga mahirap ang mga nagsisipunta dito. Inakala nilang pwede nilang mapagamot ang kanilang pamilya kahit wala pa silang dalang pera. Kaya marami dito ang namamatayan kaysa na ire-revive. Habang nag-i-interview kami kay Kuya Bal, napansin kong nakatanaw siya sa vacant space ng bakuran. Tinanong ko siya kung ano ang tinitignan niya at ito ang sinabi niya. Nandyan pa rin pala si Tatang. Akala ko nakatawid na siya. Mukha na stuck na siya sa lugar na yan. Yan yung sabi ni Kuya Bal na medyo kinilabutan ako. I think
His six senses are actively open. Can you imagine na nakakakita ng mga entity na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao? Medyo nakakabother yun. Kaya tinanong ko siya, sino ba yung tatang na nakikita niya? Sabi niya, siya po yung lalaking napugutan ng ulo. Parati po siyang nasa vacant space ng ospital. Lagi ko po siyang natatanaw noon kapag nasa labas ako ng ER. Very common na talaga yung mga ganyang senaryo kapag mga ganitong places. Pero sa mga sandaling yun, habang si Kuya Balay kinikwento ang mga naging karanasan niya, pansin ko yung nginig at tinig niya. I think may gumagambala pa rin sa kanya. Kaya I decided to cleanse him. Nagsaboy ako ng asin, nagtirik ng kandila, and tell him na huwag lumingon sa ospital. Baka makapasok ang spirit ng matanda sa katawan niya. Tinanong ko siya kung sa paligid ba namin kung nakikita pa niya yung tatang na tinatawag niya. Ang sabi naman niya, hindi raw nakakaalis yung matanda sa lugar kung nasaan ito. Noong doon pa siya nagtatrabaho, ay talagang malimit na itong magpakita pero hindi naman daw nananakit. Ayon pa sa pagtatanong namin kay Kuya Bal, isa raw talaga sa rason kung bakit hindi na nag-ooperate ang ospital dahil sa mahal ng singilan. Maganda pa naman sana ang ospital. Kaya lang nakakahinayang lang na nagsara agad ito. May mga footage siya kung ipinakita kay Kuya Bal. And base sa kanya, yung nakikita niya sa video ay super daming nakasilip sa bintana. At agaw pansin daw talaga yung matandang lalaki na walang ulo na nasa gitna lamang ng open space at palakad-lakad. Binalik ko ang tanong sa kanya. Tinanong ko siya kung kumusta naman siya matapos magsara ang dati niyang pinagtatrabahuhan. Ayon kay Kuya Bal, hindi raw siya nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Ang sabi pa niya, may mangilan-ngilang mga espiritu na tila sumunod sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Ayon pa kay Kuya Bal, malakas din daw ang sixth sense ng kanyang panganay na anak at lagi raw na itong sinasabi na paalisin daw ang mga kasama ni Kuya Bal. Sa pagpapatuloy ng aming usapan, naikwento rin ni Kuya Bal na muntik nang makuna ng asawa niyang buntis noon sa kanilang bunsong anak. Pababa daw noon ng hagda ng kanyang misis, nang biglang magsisigaw ang anak nilang active ang sixth sense. Sa pagmamadali raw nitong mapuntahan ng kanilang anak, ay natapilok ito. Mabuti na lang hindi ito dinugo. Sa awa naman ng Diyos, malaki na rin ang anak niya at nag-aaral na rin. Nagtatrabaho na si Kuya Bal sa isang bangko at gaya ng nauna niyang trabaho, isa rin siyang security. Mapalad siyang nanatili siyang buhay. Hindi kagaya ng mga kaluluwang nakikita niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin makatawid sa kanilang paruroonan. At doon na nagtatapos ang interview ko with Kuya Bal. Sa ikalawang yugto ng kwento, ito naman yung interview ko sa papa ng classmate ko noong high school pa lang ako. Isa rin siyang security. At gaya ni Kuya Bal, may designated area siya na binabantayan. One of the creepiest thing na ayaw ng lahat na may sixth sense ay ang kaluluwa ng isang bata. Hindi ko alam kung kaluluwa ba talaga sila ng mga namatay na bata o gawa lang ito ng demonyo. Story 2. Kuya, laro tayo. Gaya ng ginawa ko kay Kuya Bal, ay also cleansing at nag-alay din ako ng prayer bago pa man kami magsimula. Akala ko nung una, makakapagsimula na kami agad ng pag-uusap. Pero itong si Kuya Jim, inaya muna kami sa harap mismo ng ospital. Nagtanong ako kay Kuya Jim kung bakit gusto niyang lumapit sa ospital.
gayong marami siyang experiences na hindi kaaya-aya sa loob ng abandonadong ospital. Huminga muna siya ng malalim. Tapos isang kantang pambata ang kinanta niya. Yung Twinkle Twinkle Little Star. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero may itinuro si Kuya Jim sa second floor. At doon na siya nagsimulang magkwento sa kanyang karanasan. Early 2001, noong nagsimula siyang mag-training sa pagiging sundalo. Kaya lang hindi raw pinalad si Kuya Jim na magkaroon ng trabaho bilang sundalo. Dahil hindi ito pinahintulutan ng kanyang asawa. Alam ng asawa ni Kuya Jim kung kaano kahirap maging sundalo. Dahil nag-army din ito noon. Pero mas pinili lang nitong maging guro kaysa ituloy ang plano na maging sundalo. Hindi pa kami tumatagal ng 5 minuto sa pag-uusap nang biglang nilingon naman ni Kuya Jim ang bintana ng ospital. Yung bata raw, kinakawayan siya at gusto raw ulit makipaglaro sa kanya. Tinanong ko si Kuya Jim kung nananakit daw ang batang nagpapakita sa kanya. Tumango lang si Kuya Jim. Dati noong nagjuduty pa ako dyan, wala pa talaga akong alam sa mga nagaganap sa loob ng ospital. Isang gabi pa lang akong nakaduty noon. Yung bata na yan ang nakita ko. Every time na nagbabanyo ako, nakikita ko siyang sumisilip sa ilalim. Alam mo yun, sa ibaba ng pinto. Tapos sinasabi niya sa akin, "Kuya, laro tayo." Grabe lang yung nginig ko noong marinig ko yung boses ng bata. Nakakatakot kung hindi ka sanay. Habang nagbabahagi si Kuya Jim ng creepy encounter niya sa abandoned hospital, may kumalabog sa loob. Akala ko nga ako lang ang nakarinig, hanggang sa nagkwento na ulit siya. Ayon sa kanya, naka-duty raw siya 6 PM to 6 AM. 12 hours ang duty. Kung minsan ay umaabot pa raw yan ng 14 hours, lalo na kung late ang kanyang kapalitan. Habang duty daw si Kuya Jim, parati daw nakabuntot sa kanya ang bata. Ayaw niya pansinin dahil sa paningin ng mga taong hindi active ang sixth sense, ay talaga namang maguguluhan sa inaasta niya. Naka-assign daw siya noon magbantay sa VIP ward ng isang matandang babae na matagal nang hindi dinadalaw ng kanyang mga kamag-anak. Labas-pasok yung bata sa kwarto ng matandang babae at paulit-ulit daw na sinasabi ng bata na, "Kuya, laro tayo." Kasunod nun ang malakas na halakhak na umaalingaw-ngaw sa buong floor. Hindi naman daw natakot si Kuya Jim. Sa totoo lang, habang nagkikwento siya, mas natatakot ako para sa kanya. Kasi napansin ko yung long hair niya. Bahagyang umangat. Inisip ko, okay, baka electromagnetic lang ito. Sa totoo lang, ako yata yung nakakaranas ng medyo creepy kaysa sa kanya. Dahil simula nang nag-interview ako sa kanya, daming kakaibang nangyayari. Iniba ko ang laman ng isip ko at tinanong ko siya kung ano ang kinalaman ng bata sa matandang babae na binabantayan niya ng gabing yon. Ayon sa nakalap ni Kuya Jim, yung matandang babae ay may apo na namatay din sa ospital na yon. Hindi raw ito nabantayan ng magulang nito. Wala silang kamalay-malay yung batang babae ay nahulog sa mataas na palapag ng ospital. Kaya magmula raw noong malaman ni Kuya Jim ang nangyari, sinubukan daw niyang tawagin yung name ng apo ng matanda. Kumpirmado, dahil ngumiti raw ang bata sa kanya. Pero si Kuya Jim, hindi gumanti ng ngiti sa bata. Tinanong ko si Kuya Jim ng ganito, "Kuya Jim, bakit hindi ka ngumiti pabalik sa bata? Hindi ba't sabi niyo ngumiti siya sa inyo?"
Napakamot si Kuya Jim at sinabing, "Sobra-sobra na yung trabaho ng demonyo. Hindi ko alam kung siya pa rin ba yung batang apo ng matanda. Patay na siya. Ano bang malay ko kung demon na pala yung batang ini-entertain ko? Kaya nga tama na yung nakanta lang ako. Pero hinding-hindi akong hingiti sa kanya." Medyo may diin yung naging statement ni Kuya Jim sa akin. Inusisa ko pa siya at ayon sa kanya ay magiging portal na raw ng demonyo ang katawan ni Kuya Jim kung nginitian niya yung kaluluwang ligaw na bata. Sinabihan niya rin ako na huwag na babanggitin ang ngalan ng bata sapagkat maaari itong sumunod sa kahit na sino. Ipinakita lamang niya sa akin ang pangalan ng bata pero hindi ko na sinama sa documentation ko para hindi na rin magdulot ng kilabot sa lahat. Liban sa batang babae, problema rin niya ang matandang babae dahil may pagkakataon daw na wala ito sa higaan nito. Ang duda daw ni Kuya Jim ay hindi naman talaga bedridden ang matanda. Siguro may sakit lang itong kalimot. Umabot daw siya ng ilang taon sa ospital na yon. Hanggang sa unti-unti na humina ang katawan ng matanda. Pero ayon kay Kuya Jim, walang araw na hindi ito nawawala. Hanggang sa hindi raw sinasadyang pagkakataon, napatingala raw siya sa kisame at doon natagpuan ni Kuya Jim yung matandang babae at yung bata. Animoy, mga butiki na nasa kisame. Ganoon ang posisyon ng dalawa. Doon na nagpasya si Kuya Jim na iwan na lang ang trabaho niya. Pero pagkatapos ng insidente na yun, wala na raw siyang balita tungkol sa matandang babae. Pero sa tuwing dumadaan siya sa ospital na ito, yung batang babae naroon pa rin sa palapag kung saan siya naka-duty. Kung iisipin ninyo saan na kaya napunta ang matanda, kasabay pa ng pag-shutdown ng naturang ospital. Yung matanda kaya nakuha na kaya ng pamilya niya? O baka naman namatay na ito? At mas nakakatakot isipin na baka ang matandang babae ay hindi naman talaga nag-e-exist gaya ng batang babae. Sa ikatlong bahagi ng interview ko, ito na yung pinaka-intense sa lahat ng mga karanasan ng mga guard na nagtatrabaho sa abandonadong ospital. Nakilala ko si Kuya Gary dahil sobrang curious ako sa naturang establishment. Totally close na yung ospital nang magsimulang mag-work si Kuya Gary. Bale, nirorondahan na lang niya yung ospital para hindi pasukin ng mga kawatan. Story 3. Sinaktan nila ako. Palakaibigan naman si Kuya Gary, kaya ang bilis ko siyang napapayag na ma-interview. Take note, sa loob na kami ng bakuran nagkwekwentuhan. Pinakita niya sa akin ang ilang bukol, pasa, maging mga sugat at kalmot na natamu niya sa tuwing nakakatulog siya. O sa hindi naman kaya ay nag-CCR siya sa loob ng ospital. Literal na walang tumatao sa loob ng ospital, kaya imposibleng may taong mananakit sa kanya. Ayon kay Kuya Gary, ibinibenta na ng may-ari ang ospital, subalit walang naglalakas ng loob dahil abandonado na ito at napakamahal ng presyo ng lote at building, kung kaya't nanatiling nakatingga ang ospital. Nung time nagkaroon daw ng insidente, ng aksident sa bakuran, banda ng ospital, isang jeep ang nasalpukan ng walang prenong truck na puro patuka ang laman. Si Kuya Gary daw noon ay nasa fifth floor. Nakatulog daw siya noon at isang napakasamang panaginip ang gumising sa kanya.
Nasa bakuran daw siya at kasama niya yung mga multo sa loob at labas ng ospital. Pinapanood daw nilang magsalpukan yung lumang jeep at truck na puno ng karga. Hindi daw kinaya ni Kuya Gary dahil yung kaluluwa daw ng truck kinuha raw ng demonyo. At isang demonyo ang pumalit sa katawan ng lalaki. Nakaramdam ng matinding ngalay si Kuya Gary noon habang pinanunood lang ang nangyayari dahil wala naman daw siyang magawa. Para siyang maiiyak nang sabihin niya sa akin ang mga sumunod na naganap. Alam ninyo ma'am, nagising ako sa isang masamang panaginip. Ang masaklap pa, yung isang maling galaw ko. Paniguradong laglag ako mula sa bintana ng fifth floor. Nakabend po ang katawan ko sa bintana. Isang tulak lang sa akin, hulog na ako. Ang masaklap pa ma'am, napakarami ko pong pasa, kalmot at sugat. Grabe po, nagtatrabaho lang naman ako para may makain ng pamilya ko. Pero sinasaktan nila ako. Tinanong si Kuya Gary kung bakit sa kabila ng naranasan niya ay nagpapatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa ospital na yon. Kahit sino naman siguro kung dinala na sa hukay ang isa mong paa, talaga namang matatakot ka. Pero si Kuya Gary, tila ba ay may mas malalalim na dahilan kung bakit patuloy pa rin sa pagtatrabaho. At hindi nga ako nagkamali. Sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan ni Kuya Gary, may ilang gabi raw na hindi siya tinatantanan ng mga kaluluwa na nananatili sa naturang ospital. Nasanay na nga lang si Kuya Gary na ganoon ang sitwasyon niya. Kumagat siya sa ganitong trabaho dahil kailangan niya ng pera para sa nanay niya na nasa PGH. No choice ako ma'am. Kailangan pa ako ni nanay eh. Kung noon sinasabi ko na ayos lang yan, hindi naman nila ako sinasaktan. Ngayon sinasabi ko na lang, sige kaunting tiis pa. Makakalabas na rin ng ospital ang nanay ko. Salaysay noon ni Kuya Gary. Nakakaawa ang naging sitwasyon ni Kuya Gary. Pero may isang bagay akong napansin sa braso ni Kuya Gary. Tila parang may kung sinong kumukurot sa balat niya. Nang tignan ko si Kuya Gary, tila pinipigilan niyang mapaaray. Yung kasamahan ko may binubulong ng Latin na dasal. Mapanakit talaga yung kasama niya na hindi nakikita ng karamihan. Marahil marami sa atin ang hindi naniniwala sa multo. Pero ang hindi alam ng karamihan, marami sa ating mga yumaong kapamilya ang hindi pa nakakatawid sa dapat nilang paroroonan. Ang iba naman ay tila sadyang umiba ng landas dahil ayaw pa nilang umalis sa mundong ibabaw. Sa pag-aakalang madadala pa nila ang mga naiwan nila. Sa pag-aakalang may second chances. Sa pag-aakalang habang buhay silang magiging ayos sa mundong hindi na nila kinabibilangan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Kuya Gary, Kuya Jim at Kuya Val, ano ang kaya mong gawin bilang isang padre di pamilya o breadwinner? Kaya mo bang tiisin ang lahat o tatakbo ka na lang dahil sa matinding takot ng katotohanan? Huwag ba ibayuhin ang matinding takot? Ang lahat ng tao na nananalig sa Diyos, kailanman ay hindi mapapahamak at pababayaan ng Panginoon. Tandaan natin na ang katawang lupa natin ay maiiwan sa lupa. Ngunit ang ating espiritu ay dadalhin ng Diyos sa kanyang tabi. Mali ang maniwala sa Diyos kung sa ibang elemento ay hindi natin paniniwalaan. Totoo sila. Kahit na moderno na ang mundo, mananatili pa rin sila sa ating paligid. At tahimik lang na nagmamasid.